Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make an easy garlic roast pork recipe. Ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe ay 3 to 4 pounds ng roast. So you may use roast or yung loin para dito. 1 tablespoon ng finely minced garlic. Salt and pepper to taste. 3/4 of a teaspoon ng dried thyme. And 1/2 cup ng white vinegar. So, yan lang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Dahil ipe-bake natin itong ating pork, ipe-preheat muna natin yung ating oven. So, ilalagay natin sa bake. And then, iseset natin yung ating temperature to 350 degrees. Para sa ating procedure, yung una natin gagawin is gagawa muna tayo ng slits dito sa ating pork. So, using a knife, hihiwa lang tayo dito. So we will make several cuts. And then kung saan may slit, lalagyan natin ng ating finely minced na garlic. And then, sprinkle natin ito with salt and pepper. So, all over the pork, lalagyan natin ng salt and pepper. Next is the salt. Sprinkle lang natin liberally all over the pork. Ilalagay natin sa ibabaw ng isang roasting pan itong ating pork. So kung ano yung side na may fat, yun ang nasa ibabaw. And then itong ating vinegar and thyme, pagsasamahin natin. And then imimix natin ito together. At ibabrush natin liberally dito sa ating pork. And our pork loin is ready for roasting. At ready na itong ating oven, so ilalagay na natin yung ating pork. So ilalagay lang natin ito sa middle rack ng ating oven. And then iro-roast natin ito hanggang maging done. So per pound ng ating lulutuin na pork, we will allow 40 to 45 minutes cooking time. So from time to time, ilalabas natin itong ating roast and then ibabrush natin with our vinegar and thyme mixture. And then once na brush na natin, ibabalik natin ulit sa oven. So I checked our roast at yung internal temperature niya bali ay nag-exceed na sa 160 degrees. So ito ay luto na inside and out. So ito ay inilagay ko muna sa counter at hahayaan muna natin mag-rest for about 10 minutes before natin i-serve. Gagawa rin tayo ng gravy para sa ating roast pork. So what I have here sa pan is about 2 tablespoons ng butter. So imi-melt natin yung ating butter. Once nag-melt yung ating butter, maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng flour. Then medyo lulutuin natin yung ating flour bali. And then dito sa ating butter and flour, mag-a-add tayo ng about 2 cups ng water. Then hahaluin natin hanggang matunaw yung ating flour. Next, mag-a-add tayo ng 1/2 ng chicken bouillon. So tutunawin lang natin yung ating chicken bouillon dito. Next, mag-a-add tayo ng kikkoman soy sauce. And
and some Knorr liquid seasoning. So kung matabang sa inyo, you may add more ng Kikkoman soy sauce. And then palalaputin lang natin ito doon sa consistency na gusto natin. So once na-achieve na natin yung thickness na gusto natin at na-adjust na natin yung lasa according sa gusto natin na lasa, pwede na nating patayin yung apoy. And then isa-set aside natin to, and then we will serve this together with our pork roast. And this is how we're going to serve our roast pork. So ito ay slice muna natin bago natin i-serve at sasamahan natin ng gravy and rice. So madali lang gawin, kukunti lang yung mga ingredients na ginamit at ang pinakamatagalan siguro dito ay yung paglalagay natin sa oven or pag-roast natin sa oven. So sana po ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat sa panonood.